Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdig, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang lahat kay Kristo sa pagsunod na itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan din namin ang walang maliw na kantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong pinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas. Nagdaramit kayo ng lana. Nagpapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit hindi nyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina at ginagamot ang mga may sakit ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala at ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila ay nangangalat at nilalapan ng mababangis na hayop pagkat walang pastol.
ang mga tupakoy nagkalat sa mga bundok, Borol, at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, tinggi ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupakoy pinapinsala at nilapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangakong kanyang binitiban, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang yoy tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang kaagapay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nanulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos, tanang ating inolog. Alleluia, Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas palad at malugod po nating wine-welcome ang bawat isa sa maluwalhating pag-uwi sa Basilika ng Nazareno. Paano man kayo nakarating, kayo man ay naglakad, sumakay, naka-wheelchair, o inakay, kinikilala po natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimba ngayong umaga. Ginugunita po natin ngayon si St. Pius X, isa po siyang Santo Papa. Ang pamagat po ng ating pagninilay ngayon ay Divine Standards. Divine Standards. Aklat pa rin po ni Propeta Ezekiel ang binabasa natin sa unang pagbasa. At sa kabanata pong ito, napakinggan po natin kung paanong papatawan ng Panginoon ng kanyang hustisya ang mga katuwang na pastol na hindi iniintindi ang kapakanan ng kanilang kawan, at sa halip ay kamay na bakal ang ginagamit habang sila ang nagpapasasa.
Kaya sa halip na katuwang silang magpastol, itinuturing silang kalaban ng tunay na pastol. So parang mas mabigat pala ano ho, ang daranasin nila. Kasi nga, ay meron tayong tawag dito sa Tagalog eh, no? Kaya lang parang masakit sa tainga. Gusto niyo, alam niyo ba yon? Yung tawag natin sa Tagalog sa mga ganitong klaseng katuwang na pastol, na mga bantay. O kahit masakit sa tainga, sabihin na rin natin. Ang tawag dito natin sa Tagalog, bantay salakay. Ano? Bantay salakay. Bantay salakay. Pero yung mga tupang nawawala o nagwawala, anong daranasin nila? Nakabukas na mga palad, mga braso ng tunay na pastol. We-welcomein silang pabalik. Walang kondisyon kung bakit ka nawala o bakit ka nagwala. Ang mahalaga ay nahanap kita at nakabalik ka. Pero sa mga bantay salakay, ayun ang kanilang daranasin. Napakaganda naman kanina ng pagkakabasa, kaya yung kay Ezekiel at saka kay San Mateo, halos parehas. Ano? Okay mga kapatid, binasa natin sa unang pagbasa ay nagbibigay din sa atin ng kaunting idea kung ano ba ang hitsura ng hustisya ng Diyos. At maging yung ebanghelyo, nakikita natin kung paano nagpapataw ng hustisya ang Diyos. At ito po ay hindi kamay na bakal, kundi awa, habag, at pangangalaga na kungkretong naipahahayag sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga pinaglilingkuran, pagpapalakas sa mga mahihina, paggamot sa mga may sakit, paghilot sa mga pilay, paghanap sa mga nawawala, at pagpapabalik sa mga nalayo. Ayun, ano? Nang sabihin po niyang siya na mismo ang maghahanap sa mga nawawala at siya na mismo ang magpapakain sa mga tupa, lalo po natin siyang nakilala sa kanyang likas na pagiging mapagbigay. Isinasalarawan naman ng mahal na pong Jesus Nazareno ang antas at kalidad, ang degree at quality ng pagiging mapagbigay na ito ng Ama. Sa pamamagitan ng isang talinghaga, ang talinghaga po ng may-ari ng ubasan at ng mga manggagawa. Hindi natin maintindihan dito ang kanyang pamantayan. Bakit ganun? Merong mga late, merong mga maaga, pero pareho lamang ang tinanggap na sweldo. Bakit ganun? Merong hindi umaabsent, meron namang kung pumasok kay kinsenas at katapusan lamang, pareho din ang sweldo. Paano natin yun maintindihan? Ano bang ginagamit na pamantayan ng Diyos? Para namang hindi patas kung tayo ang susukat. Mabuti na nga lamang mga kapatid at wala sa atin ang panukat. Kung hindi, maaaring akusahan pa natin ang Diyos ng pagiging hindi patas. Hindi ba't ito ang malimit nating gawin sa Kanya? Pag tayo'y naiisahan o nauungusan o nalalamangan, inaakusahan natin siya ng pagiging unfair.
lalo na pag dumaranas tayo ng kaapihan, pagkabusabos, o kawalan ng hustisya. Kahit nga hindi tayong dumanas, kahit may nasaksihan tayo na inapi, binusabos, at pinagkaitan ng hustisya, naghihimagsik pa rin ng ating kalooban dahil nga sa ating sense of justice. Bakit si Abraham, pumayag siya na ialay ang kanyang anak na nag-iisa, si Isaac, di ba? He should have said no kung tayo ang tatanungin. Dapat tumutulo siya sa Diyos. Eh, bakit? Nag-iisa na nga. Naging anak pa nila noong sila ay matanda na. Ngayon, hinihingi sa kanya, siya pa mismo ang papatay at mag-aalay, magsusunog. Kung tayo ang tatanungin, dapat tumutol siya. Kasi nga, pinapakinggan natin ang ating sense of justice. Pero mga kapatid, naniniwala tayo na mababait naman tayong Kristiyano, di ba? Mababait tayo. Hindi naman tayo nambubusabos. Hindi naman tayo nagkakait ng hustisya. In fact, we take the extra mile para tumulong sa kapwa. Kahit tayo'y nangangailangan ng tulong, tumutulong din tayo. At sinisikap din natin maging tapat na mga deboto. Sabi nga ni Apostol Pedro kahapon, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Alam niyo ang gusto ko dito kay Pedro, mga kapatid, ano? Mayroon siyang audacity. Malakas ang loob niyang magtanong ng ganito. Pero maaring ito rin ang tumatakbo sa utak ng karamihan sa kanila. Katulad din itong isang manggagawa, malakas ang loob niyang sabihin sa may-ari ng ubasan, ay bakit ho ganito? Pare-pareho ang aming sinweldo. Gayong kami ay maaga, sila ay huli na. Pero si Pedro lamang kahapon at itong manggagawang ito ngayon, sila lamang ang mayroong tapang na magtanong. Kumbaga sabi nga sa English, what a nerve, di ba? Ang sabi natin sa Pilipino, sa Tagalog, medyo masakit din sa tainga katulad kanina, kapal naman. Parang librong ito makapal. Kaya lang, siyempre, ang sense of justice niya ay hindi katulad ng sense of justice natin. Ang pamantayan po ng Nazareno at ng Ama ay pamantayan na hindi katulad ng sa atin. Pero sino nga ba naman tayo para humusga sa pamantayan ng Diyos? Ang pwede lang nating gawin ay magreklamo at iparating sa Kanya ang ating reklamo. At okay lang ho yun. Kasi Diyos naman siya. Kaya niyang i-take ang ating reklamo. Ang mahalaga, kinakausap natin siya, di ba? At yun ay isang anyo at uri ng pananalangin. Pagre-reklamo man yan, pagpupuri man yan, pagbibigay luwalhati man yan, ang mahalaga, nag-uusap tayo. Ngayon, itong may-ari ng ubasan na allegory sa Diyos, kung gusto niyang pasweldohin ng para-pareho ang maaagang pumasok, masisipag, maaasahan, at ang mga tamad, bulak-bulero, at mga late, wala naman talaga tayong magagawa doon, kundi nga ang maghimutok. Mga kapatid,
sabi natin kanina, yung himutok natin, pakinggan natin. Dahil, maaring may sinasabi sa atin ang ating paghihimutok. Naghihimutok tayo dahil nga sa ating sense of justice. Sa talinghaga, tinuturuan po tayo ng Nazareno na i-adapt ang sense of justice ng Ama. Hindi po niya hinihinging maging deserving tayo, kundi maging receptive. O ayun ano, yun ang susi mga kapatid. Hindi po niya hinihinging maging deserving tayo sa kung ano ang ating pinagtrabahuhan, kundi maging receptive tayo sa kung ano ang kanyang ibinibigay. At maging generous din, gaya niya. I-share sa isa't isa, anumang natanggap natin sa kanya. Sa banal na Eukaristiya, minamahal kong mga kapatid, dito po natin mararanasan, higit sa ano paman, ang generosity ng Diyos. Samantalang hinahayaan natin ang Espiritong Banal na tayo ay tulungan sa pagiging mapagbigay din sa ating kapwa at pagiging bukas palad na tumanggap ng mga biyaya mula sa Kanya. Mahal na po ang Jesus Nazareno, maraming salamat po at ipinakikilala ninyo sa amin ang Ama. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Salamat na lamang. Dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit po tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Sa bawat paglapit ang atin pong dalangin, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon nang may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba po kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na sa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
napay at ala na iyong kaloob upang gulitain ang iyong bungay na inigalay ng tayo'y magdiwang binang sa bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang nang may pagtalima sa tagubilin ni St. Pius X ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si St. Pius X ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaya kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon at nagsisiawit ng papuri sa iyo kasama ng mga anghel sa kalangitan nang walang humpay, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal gaya ni Saint Pius X na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
Mahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Upang na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik tinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa utos mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang tukong ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang tukong itiniis ng iyong anak para sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalusalo sa banal na hapag, ay magkarunawan ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ang inyong mga pamilya at komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, arungal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.